What is up guys, it's your boy Sean Kindiban at ngayong araw na to, tatalakayin natin ngayon ang ganda ng Pilipina noong unang panahon. Ito yung mga celebrities lola natin ngayon. Ngayon titignan natin kung sila ba, kung halimbawa ba na nasa panahon nila ako noon, nung kanila'y kabataan. Ano kaya ang differences ng panliligaw noon at sa mga panliligaw ngayon? Meron kaya mga pick-up lines noon na nagpapabihag sa kanila? At meron din kaya mga matatamis at malulupit na harana? I have two hands paneling, the left and the right. Hold them up high, paneling, so clean and bright. Clap them softly, paneling, one, two, three. Clean little hands, paneling, are good to see. Galing nga. Okay, no? Oh, yun. Pwede yan. At papasa kaya sila sa paningin ko kung nasa lumang panahon ako. So, titignan natin yung mga kagandahan ng ating mga lola celebrities ngayong araw na to. So, umpisahan na natin mga chong. Umpisahan natin kay Perla Bautista. Siguro kung papipiliin ako, smash or pass kay Lola Perla Bautista. Ganito yung mga tipo ng mga dalagang Pilipinang alam mong wala pang retoke noong mga panahon na to. So napaka-natural ng kanilang mga kagandahan. Approve, panalo to. Smash! Pangalawa, si Rosa Rosal. Yan, ito yung noon at ngayon. Para sa akin, siguro crush lang, pero hindi talaga, alam mo yon, hindi siya pang forever. Mga supladita, mga ganun yung tipo niya, nakikita ko yun lang, yung pananaw ko lang yun. Next, Puts Anson Roa. Nung kabataan niya, kamukha niya si Rhea Ataide. Yan. Para sa akin, hindi rin siya yung tipo na talagang pag nakita mo, uy, ang ganda, mga ganun. Para sa akin, mukhang mataray talaga siya. So, pass! Susunod, si Caridad Sanchez. Para sa akin, malulupit silang mga celebrity at yung beauty nila noon ay talagang nakakabighani. Pero kung nandun ako sa panahon nila, siguro pass ako kay Caridad Sanchez. Pass standard natin eh. Next, Liza Lorena. To, siguro hindi rin. Mukhang mataray eh. Mukhang, alam mo yun, pag yung mahirap ka tapos mayaman siya, hindi pwede. So, pass ako, pass. Si Gina Pareño. Kung titignan ko yung lumang picture niya, siguro crush lang din, pero hindi ganun yung talagang pag nakita mo, wow. Pang forever. So para sa akin, crush lang, hindi siya pang forever. Hindi siya pang forever. Pass! Next, Alicia Alonso. Mukhang mula noong dalaga pa siya eh, mukhang mataray talaga eh, ha? Hindi pwede. Hindi pwede sa atin mga dukha yung mga ganito eh. So, para sa akin, pass. Next. Hoy! Pilar Corrales. Alam mo yung matinin idol? Ang ganda, parang, alam mo na, parang pag nakita mo siya pang starstruck, yung mga mukha nilang mga may ibang lahi. Half Pilipina, half Pilipino. Ahoy! Celia Rodriguez. Bam! Para sa akin, pag habang tinitignan ko tong picture niya ngayon, pass na agad-agad. Kasi
opinion ko lang ha. Kasi, makeup niya girl. Di ganyan yung makeup na gusto ko eh. Meron siyang tipong parang pangbading. Okay, pass! Rosemary Hill. Para sa akin, gusto ko siya. Gusto ko yung kilay niya, besh. Gusto ko niya. Tsaka ang tangos ng ilong niya. Tsaka yung lips. Gondo. So, panalo, panalo, mga chong, panalo. Amalia Fuentes. Pang beauty queen yung ganda. Ng bighani ng beauty niya, mga besh. Parang Christine Hermosa yung mukha niya, eh, no? Panalo. Pilar Pilapil. Ang ganda niya ng dalaga siya. Para siyang si Gazini Ganados. Ayan, no? Pang starstruck din tayo, ha? Panalo. Bibilisan ko na. At ang susunod ay si Anita Linda. Si Anita Linda ay isang malupit na artista at magaling na aktres. At ang hinahangaan ko sa kanya base sa nakikita ko ay yung kanyang kilay. Oh, panalo yun, besh. Oh, curve na curve. Pak! I love it. Pero pass. Hindi ko siya type. Next, si Gloria Romero. Wow! Napakagaling. Napakatanyag ng mga artista na itong mga to. So para sa akin, base sa nakikita ko, ito yung tipong pag nakita mo sa personal nung kapanahunan niya, malamang yung brief ko lumaglag na. Lumipad na. Hindi, joke lang. Ito yung tipong pag nakita mo, as in parang may in love ka, parang dito mo marirealize yung love at first sight kay Gloria Romero. So para sa akin, isa siyang panalong panalo sa puso ng mga Pilipino, si Gloria Romero. Number one, panalo. Hoy, ahoy, Sosan, Sosan. Sosan Roses. Ba't munda tayo kay Sosan Roses? Ba't ganun ako nagsalita? Piste? Demonyo? Ano ba meron sa bibig ko? Nagiging Junisha na ako. Si Susan Roses. So, alam mo yung mga tipo ni Susan Roses noong mga panahon niya, no? Isa siyang, para siyang pang Miss Universe. Para sa akin sila nina Gloria Romero. Ayan. Panalo. So hanggang ngayon, nananaytay pa rin sa kanilang dugo ang pagiging artista kahit matanda na. FBJ! Next! Madam Auring! Tara! Ang akala ko, ha? Ang akala ko si Aling Junisha. Pero ito, si Madam Auring na feature, ha? Para sa akin, nung siya ay kabataan niya, para sa akin si Madam Auring nung kanya'y dalaga ay pass. Yun na lang, pass. Kamukha niya si Aura. Siya yan. Sa aking paningin, siya ay si Madam Auring. Hindi siya pasok sa ating panlasa. Ginawang pagkain, chong, ha? Hindi siya sapat, hindi siya pasok para sa akin. Hindi, negative yung standard, yung tipo ko kasi, mga pang binibining Pilipinas, P awards back, mga ganun yung mga tipo ko eh, ha? Ang susunod, Virginia Kindipan. Ahoy, nanay ko to, ahoy. Pag to niligawan ko noon, dalaga pa, malamang mapapa-approve din ako. Alam mo kung bakit? Dahil nakikita ko sa kanyang mga mata na sobrang responsibilidad niya na maging ina. Approve na approve. Panalong panalo sa masang Pilipino. At sa lahat, idolin nyo yung mga nanay nyo. Kung kayo mga chong, no, tapos mapupunta kayo sa dimension nung dalaga pa yung mga nanay nyo,
magugustuhan nyo kaya o hindi? Para sa akin, kung nasa panahon ako ng panahon na dalaga yung aking inay, malamang magugustuhan ko rin. Kasi, napakaganda naman talaga ng aking nanay. Ha? Ito, at noon, nung siya'y nabubuhay pa. So, para sa akin mga kapatid, ang pinaka lesson. Hindi naman lesson, hindi ko alam kung may mapipick up yung lesson dito eh. Para sa akin lang, mahalin nyo yung magulang nyo mga chong habang nandyan pa sila. Hanggat maaari, ipatato nyo siya. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso nyo. Okay! At ang pinakamensahe ng video na to mga kapatid, hindi nababase sa itsura ng tao kung ano ang nakikita mo sa panlabas na anyo. So magbase ka pa rin sa buti at ganda ng kalooban ng isang tao, hindi nagbabase sa itsura o ganda ng panlabas na anyo. Sana mga chow, kung nagustuhan nyo itong video na ito, sana bigyan nyo ng like. Mas okay din kung mag-comment din kayo kahit ano, kahit bastos. Okay lang. Basta nag-comment ka. Maraming salamat sa panonood. At ito ang iyong lingkod, Shark Indipan. Like, comment, subscribe. At ngayong araw na ito, magbibitaw tayo ng kataga. Mula ngayong araw na ito, na video na ito. Ito na ang masasabi ko. Dream! Believe! Subscribe! Bye!